ginawa ni John the Baptist. Yan ang nga, binabautismahan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ito yun yung mga kapatid, ha? So bilang patunay na kayo nagsisi at tumalikod, dapat tayong bautismahan. Yan yung patunay, yun yung signature ni John the Baptist. So, sa panahon na yan, kapag hindi ka nagsisi, kapag hindi ka tumalikod sa kasalanan, hindi ka nababautismahan. Amen? So, sabi pa na, ngunit, ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo, sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapagyarihan kayo sa akin na hindi man lang ako marapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Amen? So, ibig sabihin doon, mga kapatid, yung complete process ng repentance, tingnan nyo mga kapatid, dapat napapatunayan ang buhay mo na ikaw ay itong tumalikod at nagsisalat ng makasalanan. And also, dapat merong signature. Ang signature nyo, you are water baptized. Amen? Dapat baptized ka into water. And also, after that water baptism, si Kristo naman ang mababautis mo sa'yo sa Espiritu. So, ano ba yung baptism of the Spirit? Diba? Yung water baptism ay pagtalikod sa lahat ng pagkakamali, paglibig sa lahat ng lumang pagkatao natin, at pagbuhay sa isang bagong buhay. Amen? Paglakad sa bagong buhay. Ngayon, yung bautismo sa Espiritu ay magkaroon tayo ng bagong Espiritu. Amen? Diba ba? Kaya, yung kaluluwa natin, yung soul natin, ay tinatawag yung small spirit. Nagiging spirit na siya. Diba? Pero soul siya. Pero nagiging small spirit siya. Kasi, meron bagong espiritu na nagmamanage dun sa soul. Ay, di ba yung mga kapatid? Kaya yung soul natin, nagiging spirit siya kasi pinamanage siya ng bagong espiritu sa loob natin. Kaya nagkatak, tinatawag siya maliit na espiritu ng ating mga buhay. So ngayon, yung soul na yun, sa kayong espiritu na yun, nagkakaroon sila ng pagkakaisa. Kasi pinamanage siya ng espiritu na yun. Amen? Kaya yung soul, sumusunod sa espiritu. At yung soul na yun ay unti-unting nakakakilala sa Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Kaya din yung mga kapatid. Kaya yun yung tinatawag bautismo sa Espiritu, nilalagyan tayo ng Espiritu. Kaya nagiging tatlo na yung ating kalagayan. May katawan na tayo, meron tayong kaluluwa, which is the small spirit, at meron na rin tayong Espiritu, which is yung inner man natin. Amen? So yung outer man natin, which is the soul, ay nakakakonekta doon sa inner man natin with spiritual things. Amen? Na merong mga spiritual na bagay. Kaya magiging Kristiyano na tayo. Kasi yung Espiritu yun, yun yung Espiritu ng Kristo na ipinabahagi sa lahat ng kanyang mga followers. So ngayon, ano naman yung bautismo sa apoy? Ito ba? So yung ginto, di ba? Yung ginto, para lumabas yung pinakaginto niya, sinusunog siya sa apoy. At habang sinusunog siya, tumalabas yung kanyang pinakakalagayan ng pagiging ginto. Lahat ng mga dumi ng ginto nasusunog sa pamagitan ng apoy. Amen? So ngayon, sa buhay natin, ganun din niya, kapag tayo ay tumanggap ng bautismo na tinanggap natin si Kristo sa ating mga buhay, yung mga bagay na pinagsisihan natin, mga kapatid, inaalis sa ating mga buhay, sinusunog sa apoy. Yung mga gawang masama natin, inaalis sa atin, hinihiwalay na sa atin, para tayo ay maging isang totoong larawan ng pagiging Kristiyano. Amen? Ewan mo ba? Ngayon, tinatawag tayo banal na tao. Hindi mo ba? Kasi walang nasusumpungan at walang nakikita sa atin paglabag sa Ebanghelyo ng Diyos. Nakikita niyo mga kapatid? So yung tinatawag na bautismo sa apoy at bautismo sa Espiritu
lahat ng mga pinagsisisihan natin, lahat ng tinatalikuran natin, hinihiwala yan sa atin ng at naging isang larangan tayo ng banal na tao. Amen? Kaya nga minsan, mga kapatid, kapag yung isang Kristiyano, isang tao tinatawag na tinutukso na pagbabanal. Ano, may dalang ang Bible, may dalang ang Bible. Kasi mga kaibigan ko dati kasama-sama sa labas, makita ka kayo, dalang-dalang ang Bible, lima-lima ka na kayo. Di ba? Ay, tutuksahin ka nila. Kasi may nalang magbabanal ka, di ba? Magbabanal, di ba? Di ba nahihiya tayo magbabanal? Nahihiya tayo sabihin na banal tayo, di ba? Di ba nahihiya tayo, di ba? Bakit tayo nahihiya? Kasi hindi pa kasi natin naiintindihan na ang kabanalan ay isang magandang larawan ng buhay. Akala ko yung kabanalan sa Diyos lang. Hindi po ba? Parang hindi natin quit. And the other way naman, other side naman, bakit tayo kasi nagigilip tayo magsasabi tayo banal? Alam kasi natin na makasalanan tayo. Amen? Alam kasi natin na meron tayong tinatamang kasalanan. Kaya nagigilip tayo pag tinatamang tayo banal. Amen? Pero pag wala kang kasalanan, wala kang ginawang mali, kumbaga yung buhay mo, lumalakad ka sa tama, sa mga batas ng Diyos, kahit na minsan mahirap. Pag tinawag ang banal, di ba ang sarap sa pakiramdam? Kasi ibig sabihin nun, ang taas ng dignidad mo sa kanila, amen, respetado ka, amen, hindi mo ba? Pero mga kapatid, huwag kayong mahihiya kapag tinatawag kayong banal, amen? Kasi ang mga Kristiyano ay larawan ng isang buhay na banal. We are called, diba, to be holy. Kaya ka tinawag para maging banal ka. Amen? So, ang process ng pagiging Kristiyano, una, tinatawag ka ng Diyos sa kabanalan. At kapag nasukuha ka sa kabanalan, tinatawag ka sa paglilingkod. Amen? At tingnan nyo mga kapatid, bakit lahat ng tao hindi nakakapaglingkod? Ha, bakit? Kasi hindi sila masumpungan ng Diyos sa kabanalan kahit hindi sila matawag sa paglilingkod. Amen po ba? Kaya ang unang pagtawag sa atin, pagdating sa ministry, ha, tinatawag ka sa kabanalan. At ang unang proseso para tawagin ka sa kabanalan, mag-response ka sa tawag ng pagsisisi. Amen? Yan yung unang hakbang para manukaran mo yung kabanalan. At kapag nasumpungan ka sa kabanalan, tatawagin ka ng Diyos sa paglilingkod. So, malaki sa palakpaksan sa Diyos. So, naisipin natin, mga kapatid, yung bautismo sa tubig, bautismo sa espiritu, at bautismo sa apoy. Amen? That is the complete process of holy repentance. So, and lastly, mga kapatid, God will bring sin and unrepentant sinners into judgment. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kapalit ang trigo, ngunit ang ipah ay susunugin sa apoy na di mamamatay kayo. Amen? Ito mga kapatid, last niya, yung ipa dyan, yan yung ating mga kasalanan. Yan yung resulta na baptized into fire. Amen? So, yung mga trigo, sa kapalit, yan itipunin. Ibig sabihin nyo sa kanyang kaharian, diba? Lahat ng mga banal na tao, lahat ng mga banal na Kristiyano, titipunin niya sa kanyang kaharian. At yung mga kasalanan at mga makasalanan na ginagisisi ay susunugin sa apoy na hindi mamamatay. Amen? That is the result or the outcome of baptism into fire. Maliwanag ba mga kapatid? So, malakas na kalapaksan sa kapatid. So, kaya, lahat yung mga kapatid, bago magtapos. Hindi po tayo nagtatapos sa leso. So, sana marami tayong kumatid ng mga ganitong gawain. Kasi, gusto kong matuto tayo ng mga mahalagang bagay sa ating mga buhay. Amen? So, kung meron kayong mga, kung may oras kayo at kaya na kumatid,
Pero kayong pagkakataon na talagang kayo naman talaga niyong umatay, umatay kayo para sa inyong sarili ng kapakinabangan. Amen? So salvation is free. The gospel also is free. Diba? Our services also is free para sa inyong mga sarili. Kapatayon.